sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsanansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, yung mga papasok pa lang, dahan-dahan po tayo, huwag magmamadali, naririnig naman po ako sa labas. Gayun din sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ang Biyernes pagkatapos ng Miyerkules ng Abo ay isang paalala sa atin na ang lahat ay nangyayari. Parang pista sa piging, para ring pag-aayuno ng ayon. Hindi sa ating panahon at pagkakataon, kundi yaong panahon at pagkakataong itinakda ng Diyos. Ang lahat ay ayon sa kanyang kalooban. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap. Sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan, hanggang kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayuno'y ginagawa ninyo at gayon din lamang,
ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinapahirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong mga sugat sa katawan. Ako'y laging sasa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo nanais sa mga paghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat, ay ang pagkumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ng mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga kapatid na nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Biyernes po ngayon, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin sa at araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya't dahil kwaresma ngayon, hindi muna tayo papalakpak, no? At mas magandang gamitin, hindi dahil sa bawal, pero dahil mas magandang gamitin ang panahong ito para sa tahimik na pagninilay. At maaari nating tanungin, no? Na iaasa ba natin ang panahon at pagkakataon sa Diyos ng may pagsusumikap? Ang ating pong pagbasa ngayon, may dalawang punto na gustong bigyan ng diin. Unang-una po rito, mula sa ating mabuting balita, no? Pinaaalalahanan ng ating pong Jesus Nazareno na ang pagiging tagasunod niya ay hindi ayon sa nakagawian. Yung mga Pariseyong nagsasabing tapat sa batas, mga alagad ni Juan Bautista, ay madalas mag-ayuno. Pero ano ang sabi ng ating mahal na puon? No? Kung naririto ang lalaking ikinasal, ang punto ng pagtitipon, ang punto ng piging, no? Siya ang dahilan kung bakit nagdiriwang ang lahat. Eh bakit kailangang mag-ayuno? Pero kapag wala na siya, doon pa lang maaaring magsimula ang pag-aayuno. At hindi lamang po ito isang imahen ng panahon ng Kwaresma, no? Ngayon ay unang Biyernes kung tutuusin, no? At kapag Biyernes, no, ayon sa ating nakagawian ay hindi tayo kumakain ng karne, kung ano man yung ating naitipid sa pagkain ng karne ay hinihikayat tayong ialay sa kawang gawa, lalong-lalo na sa mga nagugutom at nangangailangan, no? Pero higit pa roon ay iyong kamalayan na may mga bagay na ginagawa sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Ayon sa kabutihan, ayon sa malasakit ng ating poong Jesus Nazareno. At magandang pagnilayan yun kasama ng unang pagbasa. Kasi sabi sa unang pagbasa, bakit nga ba nag-aayuno ang bayan ng Israel, pero bakit hindi pumupunta ang Diyos sa kanila? Bakit hindi nila nararamdaman ang pagpapala? Sinagot naman sila ng Diyos, "Hindi ko kailangan ng ayuno ninyo kung wala rin lang pagbabago sa pagpapakabuti." No, magandang pag-isipan, lalong-lalo na sa ating Biyernesan nandito, na bago ba ng pagsisimba ninyo, na bago ba ng pananampalataya natin yung ating pananaw sa buhay? Ibig sabihin ba, nabawasan ang pagkamakasarili? Ibig sabihin ba, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob makipagkasundo sa mga hindi natin kasundo? Na para bang pinahihiwatig na kung hindi naman nagiging seryoso sa buhay ang ating pananampalataya at nagiging gabay sa pagdidesisyon,
hindi ito nagkakaroon ng kahulugan sa ating buhay. Kung ang pagsisilbi at pagtungo sa simbahan ay yung mismong mga taong nagsisilbi ang hindi nagkakasundo, nagkakalat pa, eh magandang tanungin, nakapagsisilbi ba tayo ng maayos? Kung ang pananampalataya natin ay natitigil sa dasal, natitigil sa o natatapos sa dasal, yung mga salita bang ng dasal, eh nababago ba tayo? Yung ating paghawak sa mga imahen, pagdarasal ng rosaryo, pagnonobena, naging pagkakataon ba ito para maging mas mabuti? No? Magandang pagnilayan ngayong panahon ng Kwaresma. Magandang pagnilayan ngayong panahong pinaaalalahanan tayo ng Panginoon na ang tunay na pananampalataya ay pagsusumikap magpakabuti, pagsusumikap sa pagbabagong buhay, pagbubuklod ng bawat isa. Dahil hindi lang kabanalan natin ang nakasalalay dito. Yung sanang pananampalataya natin ay nakapagbubuklod at nakadadala ng lahat. Walang pinipili, lahat patungo sa Kanya. At kaugnay po nito ang ikalawa, na ang mga bagay-bagay ay naaayon sa Diyos. Sa panahon niya, sa kalooban niya. Na minsan may mga bagay gustong-gusto na nating mangyari sa atin. Gustong-gusto na nating matanggap. Pero parang bakit hindi pa ipinagkakaloob sa atin? Sa talas natin dito, sa dalas ng pagdarasal. Pero parang sinasabi ng Panginoon, hindi kaya kailangan pa ng kaunting pasensya. Kailangan pa ng kaunting pagsusumikap. May mga bagay pa na dapat nating hintayin sa buhay. May mga bagay pa na kung saan dapat tayo'y lumago para matanggap at makilala natin yung biyayang nakahanda sa atin. O minsan, kailangan na rin na maging maagap tayo. Dadasal tayo minsan ng pagpapagaling. Hindi naman natin binabago yung lifestyle natin na ayon sa doktor. Dadasal tayong pumasa. Mas lakwatsa pa kaysa aral. Magdadasal tayong umasenso sa buhay. Makatanggap lang ng kaunting bonus. Hala, lulustayin na. Magdadasal tayo na gusto natin maging mabuti, pero yung kapitbahay, yung malapit, yung kilala na natin, ayaw pa nating pagmalasakitan. May mga bagay din siguro na kailangan gawin na natin ngayon. Ikaw na lang ang hinihintay ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang mga bagay ay nangyayari sa tamang panahon, tamang pagkakataon, tamang pagsusumikap. At iyon sanang ipagdasal po natin sa ating pagpapatuloy ng banal na misa. Isang pananampalatayang totoo at buhay nagbabago sa atin at pagpapasya at kalinawan ng isip na matanggap ang biyaya sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, hindi depende sa atin kundi sa ating pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Tumayo po ang lahat. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ng Diyos ng puwang sa ating buhay. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo,
Tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kuwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagtitigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ang kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners at health workers, lalong-lalo na yaong tapat na naglilingkod sa kapwa bilang tanda ng isang buhay na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 na paghahanda bilang aming hain, na nagpapaghindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao'y lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Loob sa mapagpat
ating Diyos, utong tayong manikluhod na may abot sa kong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagus pati sa mga salitang nagmula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay magiyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang amin pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon, aming mahal. Patawad ang kahilingan ng iyong bahayang hinirang. Tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, pagkus pati sa mga salitang nagmula sa Panginoon. Kami magha bagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmula sa Panginoon. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon labas sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito
ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, paalala lamang po, lalong-lalo na ngayon, tayo'y marami na naririto sa loob ng simbahan, no? Kailangan pa rin po na tayo pag tuwing nagdiriwang ng banal na sakramento, nagdarasal at nagdedebosyon, na maayos ang pagsuot ng ating face mask, no? Siguraduhin natatakpan ng maayos ang ilong at bibig, hindi lamang basta-basta nakalaylay ang inyong face mask sa inyong ilong o sa inyong bibig, no? At hindi ito tinatanggal nang hindi naman kinakailangan. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng pagmamalasakit natin sa kapwa. No, ikalawa po, no, tuwing Biyernes ng panahon ng Kwaresma ay panahon ng abstinence. No? Yung hindi pagkain ng karne, yung pagbabawas ng mga tinuturing natin na sobra-sobra o luho sa buhay. No, pero hindi lang po para doon, no, hindi lang para sa pagbabawas. Hindi lang tayo nagda-diet. Sana po yung ating dapat na ginastos, dapat na nakalaan para sa mga ibinawas natin ay maging daan sa pagkakawanggawa at pagbabahagi sa ating kapwa. Ngayon ay darasalin po natin ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Pagsiluhod po ang lahat. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan. At kami ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aming puso ay buhay, naming madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aming mga kasalanan. At ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aming loob at nalulungkot kami sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat, habang aming binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo, para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Tumayo na po. Sumain niyo ang Panginoon. At tumayo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati.